So ayan, good evening mga master, no? So I'm ultralight angler ng Finnish Fishing Philippines. So I will introduce you the items that I use during my jigging trip o fishing trip natin mga master. So ito yung mga gamit ko, ipa-introduce ko sa inyo yung mga dalawang gamit ko sa jigging. Ito yung spinning type at ito yung overhead type. So ito yung mostly mga gamit ko ngayon. So sa jigging mga master, need tayo ng kahit anong reel na gustuhin nyo, it's either spinning or overhead. So pag nag-decide kayo mag-jigging, pili lang kayo mas comfortable na type, overhead or spinning, no? So all you need, meron dapat tayong para makapag-start tayo ng jigging, no? So meron dapat tayong reel. Ito yung spinning type, no? Spinning type na reel. So gamit ko dito is Sustain 4000 series. Ito yung pang-light jigging ko. At meron din tayong overhead reel, no? May capacity to na 40 pounds, 500 meters. Ito yung Oceanx na Poseidon. Kasing liit lang to ng 15,000 na Shimano Ocean Jigger. Ito yung overhead reel natin. So pili lang kayo nito, ng dalawa. Pagkatapos, meron dapat kayong, siyempre, braided line na ilalapat natin dito. Gagamitan natin fishing line. Ito yung braided line, no? Ito yung Kizuna. Or meron tayong iba't ibang brand. Pero gamit ko ngayon is ang Kizuna PE Braid. So, ito rin, meron din tayong fluorocarbon, pang leader natin. No? Ito yung Pioneer Invisible 8 pounds from Good Catch. Meron din tayong different types of jigs. Meron tayong top lure, fast jigging to. Ito, fast jig. Ito rin, fast jigging na hugot jig. Ito yung calamaris. Pwede pang slow fall, pwede rin pang fast jigging. So mostly fast jigging ako mga master, kaya mahaba yung mga lure ko. So yung malalapad na maliliit, yun yung mga slow fall type na jig. So ito na mga master. Aside from that, meron na tayong line, reel, lure, tsaka leader, meron din tayo dapat hooks. Ito yung hooks. No? So mamayang konti, papaliwanag ko or kung paano ito gagawin or maghuhumid tayo ng hooks, no? Ito, naka-wire leader tayo mga master. Ito yung NT wire trace. So, pang tangig ito, no? Yung mga tuti fish natin. Ito yung dapat gamitin natin. No? So, ayan. Meron na tayong reel. Meron tayong leader, line, mga hooks, at ang lure natin. So, ang huli nating bibilihin is ang ating rod. Siyempre, no? So, ito yung dalawang klase ng rod. Ito yung spinning type, walang ganito yung trigger. Walang trigger, ito yung spinning type. Ito yung overhead type, no? Sa overhead, ito yung kapares niya. Ganito. Ganito yan. So, meron siyang trigger dito. Ito yung spinning, overhead type, no? So, sa rod naman, medyo maliit ang ring guides ng overhead kaysa sa ring guides ng spinning type, no? Ito yan. So, ito yung spinning, yung dilaw. Ito yung overhead type. Ito yung Daiwa Bluebacker. At ito yung Sami Rod na pang light jig ko. So, meron na tayong rod. Meron na tayong reel. Meron na tayong leader. Meron na tayong line. Meron na tayong mga lures. At ang ating hooks, no? So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng assist hook, no? Medyo matagal 'to. So ito yung ating fishing rod, no? So ngayon, tuturuan ko muna kayo kung paano gumawa ng fishing hook, no? So mamaya, tabi muna natin 'to, mga master. Ito.
lang. Put natin itong overhead. Yan. Umapo na. Tabi natin. Ah, dito na. Kabilang natin to. At ito na. So sa paggawa ng assisto, meron lang akong limang gamit. Simple lang, lure natin for reference natin kung gaano kahaba ang gagawin nating assisto. Siyempre, ang ating assist hook na babagay dapat sa ating lure. So, gamit ko sa 200 grams na ganito kalapad, isang 7-0 or pwede rin 6-0 na jigging hook, no? Meron tayong split ring. Split ring to. Meron tayong figure 8 ring, no? Meron tayong assist cord na 400 pounds. At meron din siyempre tayong cutter. So aside from that, meron pa dapat tayong pangtali mamaya. Teka, hunan ko. So meron tayong extra braid, no? Ito yung extra braid natin. Ito yung pagtali natin mamaya sa ating assist hook pag gumawa na tayo, no? So sige, simulan na natin. Unang-una is dapat kumuha kayo ng lure. Ito. Tapos kumuha kayo ng assist cord. So unang gagawin natin is katong nose splice or direct tying na assist hook, no? So, para kumuha ng gaano kahaba, sukatin lang natin ang haba ng ating lure, no? O ito, o ito. So, ganyan kahaba ang ating assist hook, no? Kung around mga 3/4 ng length ng ating lure, no? Ito yung assist hook natin. 3/4 ng assist, ay yung 3/4 ng sukat ng lure natin. So kung ito, ganyan, 3/4, ganyan kahaba. So pagkatapos, i-cut natin to gamit ang ating mapurol na cutter. Yan. Meron na tayong assist cord. Tapos kuha tayo ng figure 8 ring. Pwede rin solid ring ang gamitin ninyo, pero sa akin is 8 ring, no? So, ito lang gagawin nyo. Ipasok nyo lang yung assist cord sa butas, yung pinakamalaking butas. Ganyan. Tapos, i-loop nyo lang ng dalawang beses. One, two, yan. Tapos ibalik niyo kung saan niyo pinasok yung assist cord. Pagkatapos, ilusot nyo yung assist cord dun sa loop na dalawa na ginawa natin. Ayan. Ayan. Meron na tayong assist cord, no? So kuha tayo ng isang hook, dalawang hook. Ito yung banfok assist hook, no? Ito yung banfok sa assist hook na GKM GH30.
Dalawa. So, sa pagtusok ng asistok, kung saan yung gilid ng asistok, ito yung ring, dapat align niya yung pagtusok ng asistok dito tayo sa gilid. Inline to sa gilid ng eight ring para mag-counter yung dalawang hook natin mamaya. So, tusukin nyo lang. Ayan. Gilid lang to. Pagkatusok na, patagos. Tapos, dito nyo ilapat. Dyan. Ayan. So, itali lang natin to mga master. Gamit ang ating assist or PE braid, no? Sa pagtali, meron lang da tayong dapat panglapat sa hook, no? Ayan. So, ayan na. Ganyan. Tapos, saka natin i-bind. Ayan. Saka natin i-bind ito silang dalawa. Okay. Ayan. Pwede na nyo rin pataasin yung length ng assist cord kasing haba ng lure ninyo, no? Yung akin 3/4 lang kasi medyo maikli. Gusto yung medyo maikli. So yun, ilalock na natin. No? Try natin mag-lock. So pag-lock nito, cut lang. Untok haba yung natira, no? So, tabi lang natin to, ipit lang. Itong dulo nito, gawin nyo lang loop. Yan. Tapos ilapat. Saka nyo itali ulit. Tag end, pasok nyo dito sa loop. Tapos sila. Ayan. Saka natin putulin. Meron na tayong isang assist hook. So same pattern pa rin, gilid. Sa pangalawang hook. Kunin natin yung dulo. Tayo yung ulo ng sistok.
saka ilapat ang ating cord sa ating assist cord, sa assist hook natin pala. So tali. So nasa bundok pala tayo mga master. So naririnig niyo yung mga motor sa baba, may kalsada kasi sa baba, at yung tubig natin overflowing sa ngayon, relaxing sa pangdinig maliban ng sa dumadaang mga motor. Meron pa tayong nakalimutan mga master, dapat may glue pala tayo. Glue. Ready na ang ating assist hook. Meron mo tayong ang ating glue. Yan, lagyan natin ang glue, no? Ito yung assist hook natin. Ganda ang assist hook. Homemade. So gagastrosin niyo lang ng mga master, ano, mga 1,000 pesos meron na kayong around 13 pieces na assist hook na magagawa out of 1,000 pesos. So ganyan katipid pag kayo mismo ang gumawa ng assist hook kaysa sa bumili kayo sa mga tackle shop. So hayaan natin itong tumigas. Yan. Ito yung ating direct assist hook. So ngayon naman, gagawa naman tayo ng splice na assist hook, no? So yung splice, yung nutusok natin ito mamaya, papaliwanag ko sa inyo. So, una, kuha tayo ng, hindi tayo magagamit ng E-tring. Nagamit naman tayo ng, ayun, hulog.
Gagamit tayo ng ating solid ring na may split ring type. So ito pala mga master, para makabit ang lure na to, lalagyan nyo lang ng split ring dito, tapos ikakabit nyo yung lure. Ganyan. Split ring lang dito at saka dito. So ito, gagawa tayo ng assist hook na splice. So ang technique nito, kung gaano kahaba ang half center ng lure, ganyan din kahaba dapat ang pagputol nyo ng hook. Ito, ito. Pero ito, mas maliit, siyempre, mas mababa dito. For today's video, ito muna ang gagamitin natin fast jig. So half. Dito, meron tayong ganyan kahaba. So double mo yan. No? Ganyan dapat ang ating assist hook. No? Double mo yan. Yan. Tapos ito yung hook natin. Yan. Ganda. Or pwede nyo yung iksian ng konti. No? Yan. Ano mga 3 cm o 3 inches pala or 2 inches 2 inches rather, no? So putulin natin around 2 inches. Ayan. So lahat-lahat meron tayong 4 inches splice ating dalawa, no? Ito yung haba ng ating assist cord or assist hook na gagawin. So ito, papalabasin lang natin tong core niya. Ha? Corn. Core. Ito yung core cord ng Kevlar. Yan. Tapon natin to. Itabi nyo yan, pang assist cord ng ating light jigging. So, kuha kayo ng splice needle. Ito yun, splice needle. Open nyo yung splice needle. Tapos ipasok nyo sa gitna. Pagkatapos, hanapin nyo yung gitna ng assist cord ninyo. Tapos palusutin nyo yung ulo ng splice needle. Yan. So, pasok natin tong solid ring dito. Ayan. Ayan. Tapos saka nyo isabit ang dulo ng assist cord dito sa ulo ng splice tool. Yan. Tapos i-close ang splice needle, no? Ayan. Tapos silahin nyo. Hanggang lumusot, no? Ayan, meron na tayong spliced assist cord. So, kuha tayo ng pangalawa. Same size. Kunin ang center core, pasok ang i-open ang ating splice needle, pasok sa gitna, lusot ang ulo, yung cord ipasok sa gitna ng solid ring. Close. Tapos hila. Ayan. Ano tayong pangalawang assist cord. So, hindi ko ginagawa masyado tong dual na assist cord kasi medyo magastos sa assist hook. Kasi medyo magastos sa assist cord. Kasi
double kasi yung nakakain ni Kwan pag ni-splice natin. Ito yung ating double assist hook. So same as usual, same pa rin ang kanina, no? Tali na natin itong hook. Yan. Dito pa rin sa gilid. Same as usual, gilid pa rin. Okay. Kung saan yung ring, gilid ng ring, dito yung itusok sa gilid din ng cord, ang hook. Ayan. Ayan. Kapan natin ang loo. Tali natin. Tsaka natin tali ang assist hook. Thank you.
ating assist hook. Gawa natin ang glue. So, ito na yung dalawang type ng assist hook natin. Ito yung splice, ito yung direct. So, yan. Meron tayong assist hook. No? Kabit naman natin itong assist hook natin sa ating lure, no? Yan. Gamit ang ating split ring opener. Split ring pa. Ito yan. Nice. Nice, diba? Yan. Ito yung ating assist hook. So, ngayon, meron na tayong rod, meron na tayong reel, meron na tayong lures at assist hook. No? Gagawin naman natin, dapat alam nyo yung drag setting or pag-set ng drag sa ating mga reel. No? So, pag-set ng drag, dapat at least or maximum 30% ng ating line capacity is yun yung ating drag setting. For example, meron tayong 100 pounds na main line. So, dapat ang drag setting natin sa entrada, sa starting, is nasa 30 pounds, so 15 kilograms. So, meron ding standard setting ng IGFA, or katong International Game Fishing Association, yun yung IGFA. Meron silang standard na setting ng drag. Watch nyo lang sa YouTube. Pero sa akin, ito yung standard, ito yung ginagamit ko, hindi pala standard. Ito yung ginagamit kong setting ng drag. So, sabi muna natin to mga master, no? Sabi muna natin to mga gamit ko to. Itong lure. Ano ba to? Yan. Sabi muna natin yan. Ating hook. So, ito yung ating spinning type. No? So, ang karga nito, around mga 40 pounds. No? So, by feel ko ginagawa to kasi alam ko na yung setting or kahigpitan ng aking reel. No? Teka, kunin mo na akin na kunin ko muna yung ating weighing scale na digital, no? Para masukat ang ating timbang or drag setting, ito yung gagamitin natin, weighing scale, no? So ayan mga master, no? So ating itali itong dulo ng ating line dito sa ating
weighing scale. Ayan. So sa pag-set nito, no, dapat is 30%. So meron tayong 40 pounds. Calculate natin. 40 times 0.30. Meron tayong 12 pounds. So around mga 5.5 or 5.6 kilograms na drag. So ito yung gagamitin natin. So first, ayan, nakatali na itong ating weighing scale dito sa ating drag or sa ating reel. So tabi muna natin ng konti. So dapat around mga 6 kilograms or 5.6 kilograms ang ating drag setting. So para malaman, hilahin nyo lang itong line. So dapat pag umabot siya ng 6 kilograms, tier muna natin. Dapat pag umabot siya ng 6 kilograms, 3, kulang pa. Pag humila, dapat tatatak dito yung 6 kilograms at mag-start to na mag-move itong spool na to. Ayan. Ito yung maximum drag na 30%. Ayan yung 5 kilograms na drag, no? Ayan. Ayan. Medyo makapit. Makapit si Braid, no? So, ayan. Setting na tayo. Teka. Palabasin natin itong Braid. Ayan. Ah, tigas. Yung 4 kilograms na drag. No? Ayan. So sa overhead naman, dito na ina-adjust yung sa spinning, no? Sa overhead naman, ito yung drag setting, no? Ito yung drag lever, no? Ito. So, para humigpit ang drag nito, pihitin nyo lang paabante. No? Paabante lang yung pihit. Ayan. Yan yung pahigpit ng drag. Teka. Wala yung line. Yan. Same pa rin, no? Ito yung 40 pounds, alam mga 5 kilograms na drag pa rin. So, maximum drag nito is 5. So, nasa maximum capacity na tayo lang. Ito yung 5 kilograms na drag. Ito. Hindi ba tigas? Ew! Yan. So every time mag-fishing kayo, huwag nyo nang i-adjust. Pag naka-setting na kayo dito sa bahay,
Huwag nyo nang i-adjust yung drag while may isda. No? Unless necessary. Pag nakahuli ka ng isda, medyo malakas, pabayaan nyo lang. Mapagod din yan. So, itong overhead na to, ito yung mga parts na. No? Ito yung clutch. So, para mag-freeze pull to during drop, pihitin nyo lang pababa ito. Tapos magpa-freeze pull na to. Pag engage, pwede nyong itaas to, itong clutch, or manual, or automatic. Pihitin nyo lang yung knob nya. Ayan. 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 So, ayan yung ating overhead. Ito yung clicker niya. So yan lang mga master. No? Yan lang muna. Teka. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps the night. In the jungle,
Awim mawi. Mawi. Notamment.
That's all, mga master.